isang magandang balita na naman para sa mga Pilipino. Kakapasok lang na anunsyo para sa mga kompleto ang bakuna. Matutuwa talaga ang lahat ng fully vaccinated sa balitang to. Dahil matapos ang anunsyo ni PBBM na wala ng hard lockdown, aalisin na rin ng tuluyan ang mandatory na paggamit ng face mask sa buong Pilipinas, ngunit sa isang kondisyon. Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Ito ngayon ang kinakampanya namin na sana, lalong-lalo na, na dahang-dahang pabukas ang ekonomiya. Ayaw natin mag-lockdown. Gusto talaga natin matanggal na yung mask na protocol. Lahat yan, hindi natin maiaabot yan kung hindi tayo magpa-booster shot ngayon. Magpabakuna at magpa-booster shots. Yan ang isa sa pangunahing kondisyon ni Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipino kung ninanais ba talaga ng lahat na alisin na ang paggamit ng face mask at tanggalin na ang umiiral na restriction sa buong bansa. Inanunsyo yan ni PBBM sa kanyang pagbisita sa PinasLakas Vaccination Program sa Maynila. Nagpaturok na rin si PBBM ng kanyang pangalawang booster shots kasama ang kanyang anak na si Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos. Nanguna nga si PBBM para bigyang kahalagahan ng pagtuturok ng booster shots. Malaking bagay ayon sa presidente ang booster shots para hindi na maging malala ang epekto kung sakaling tamaan ka nito. Tinitiyak rin ni PBBM na ligtas ang epektibo ang gamot matapos nitong maturukan. Tuluyan nga aalisin ng Administrasyong Marcos ang kasalukuyang State of Public Health Emergency sa Pilipinas. Yan ay kung maraming mga Pilipino ang makikiisa sa paglaban sa COVID-19. Sa ngayon, mananatili munang isa sa ilalim ang Pilipinas sa kasalukuyan nitong estado hanggang sa katapusan ng taong 2022. Hanggang marami pang mga Pilipino ang hindi pa nagpapaturok ng booster dose. Yes, we were just discussing it with the U.S. Secretary because maraming mga binibigay sa international medical community kapag state of emergency, WHO is one of them. At kung itigil natin yung state of emergency, matitigil yun. But if we can change, we are looking at amending the law. In terms of procurement and all of that in the middle of an emergency, but that will take time. So malamang we will extend it. We will extend it until the end of the year. Idinagdag rin ni PBBM na pinaplano ng kanyang administrasyon na kumuha ng mga bagong bakuna kontra COVID-19 na nabalita na mas mabisa laban sa mga naglalabasang bagong variant. Mukha namang meron ng ilalabas na vaccine para dito sa mga bagong variant ng Omicron. Kaya pag-aaralan natin, and if it is going to be helpful, gagawin natin ang lahat para madala rito sa Pilipinas, para mabigay natin sa lahat ng kailangan magkaroon ng booster shot. Kayo, sang-ayon ba kayo sa alok ni Pangulong Marcos na ang may mga dalawang doses ng bakuna ay kumuha pa ng karagdagang doses para sa booster shots? Paborin ba kayo na alisin na ang paggamit ng mandatory face mask at pag-alis ng public health restriction? Ano sa inyong palagay ang pahayag ni PBBM? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.